Ito na nga yung araw na bababa kami ng Ilocos para magbakasyon at doon din pala kami nagpasko. May family reunion din pala yung asawa ko sa father's side kaya dadalo din kami. Pero actually, sa totoo lang, ayoko talagang sumama sa kanila sa may Ilocos. Medyo nag-aalangan talaga ako sa kalagayan ko at yun talaga yung inaalala ko. Takot kasi ako sa biyahe, lalong-lalo na at buntis ako. Alam nyo naman, may history ako sa napapaagang manganak dahil sa biyahe, lalong-lalo na at long ride pa. Sinabihan ko ngayong asawa ko na kahit sila na lang ang pupunta kaso ay apo, agapos mutun, hangkano naragsak no awanak nga asawa na char. Kaya para walang magtatampo ay lumaklak na lang ako ng pampakapit, matinding pagdarasal din para safe na makarating na walang problema. Anyway, bago pala kami lumarga ay gumawa nga ako nitong buko salad. Nasasayangan ako dito sa laman ng buko na ginamit ko nung nagpa-lab test ako. Syempre, ininom ko pala yung tubig niya. At para hindi masayang at maitapon ay gagawin ko na lang na buko salad. Abay, sayang kasi pag tinapon talaga itong buko, kamahal pa naman ng buko dito sa amin. 60 pesos nga yung isang buko. Hindi ko pala i-explain sa inyo kung paano ko ito ginawa kasi alam ko magagaling din kayong gumawa nitong buko salad. Pero share ko na lang sa inyo yung sikreto ko sa paggawa nito. Mas dinadamihan ko pala yung creamer na nilalagay ko para mas creamy at para hindi masyadong matamis ba. Naglalagay din pala ako dito ng pandan extract para mas mabango. At pagkatapos, i-ref natin to para mas lalong sumarap. Fast forward, pagkatapos pala namin kumain ay ito na nga at lalarga kami. Pero bago yan ay ito, naglagay pala ako ng damit dito sa higaan namin. Ganito daw yung gagawin nyo pag magbabakasyon kayo ng matagal, lalo na pag walang maiiwan sa bahay. Para daw hindi hihigaan ng ibang hindi nakikita, maglagay daw ng damit or di kaya staff toys para at least alam daw nila na may nakahiga. Kaya ito, sinubukan ko na din, abay, hindi naman masama kung susubukan natin. Habang nasa biyahe nga pala kami ay hindi pala ako nakatulog masyado kasi ito talaga yung inaabangan ko, yung nagagandahang Christmas light nila. At grabe, damang-dama ko na din talaga yung Pasko dahil dito sa mga pailaw nilang nagagandahan at makukulay. Tingnan nyo naman, pati kahoy talaga, hindi nila pinalagpas na ilawan. Ay Diyos ko, apot ang sarap talaga panuurin. At isa din talaga din to sa mga gusto ko pag bumababa kami ng Ilocos. Ang gaganda talaga ng mga enchanting tree nila, wala na akong masabi pa. At isa din pala sa mga gusto namin pag bumababa kami ng Ilocos ay ito yung mga pakwan. Dumaan nga kami dito sa mga pakwan na tinda ko na hindi ko naman pagmamay-ari, char. Tingnan nyo naman kung gaano kalalaki at syempre matatamis din ang mga yan. At grabe, kasing laki nga nitong belly bump ko at ayan, nagtry pa nga ako kung pwede sa aking chan at kumasya naman. Anyway, bali bumili pala kami ng apat na malalaking pakwan na dadalhin namin sa family reunion. At bali 31 kilos pala lahat yung binili namin. May isang malaking pa-free nga sila sa amin na binigay nila at syempre hindi mawawala talaga itong pa-free taste nila. At grabe, sobrang tamis talaga ng kanilang pakwan. O siya, hanggang dito na lang at kung umabot ka dito ay maraming salamat sa iyong panonood.